Welcome back to another vlog here in Alarcon Loft TV. So, pasensya na kayo guys kung medyo wala tayong uploads, mga latest uploads. Pero ngayon, meron tayong mga gagawing mga video kasi may mga nagtatanong sa atin sa private messages. Tsaka i-share ko rin sa inyo yung mga pwede nating ipakita ngayon, update natin sa mga young birds natin, sa mga bagong pisa. At saka papakita ko rin yung tanong niya kasi tungkol sa paano ba sumali sa club. At ano ang kaibahan ng mga club ring sa commercial ring. Tara guys, let's go! Bro, kamusta? Kamusta na mga ibon natin? Balita! So ayan sila guys, ano? Ayan. Gustong-gusto na lang matikman ang kanilang mga patuka. Ayan, gutom na sila. Ito sila. Ayan, ang itlog na rin to mga kalapatid. Ayan, may bagong pisa tayo rito. So, dalawa na yung pisa sa rito. Ayan, dalawa na. So, ito ng itlog na ba? Hindi pa. Ito ng itlog na ba? Hindi pa rin. Ayan. So, kitang-kita nyo guys, bagong pisa. Tumilip na. Ito yung mga ibon ni ano, Brother King Christian. So, update ko sa ano natin, yung kanker natin. Ano? Ito, malusog na siya yun. Yan, so, tingnan nyo yung pakatukaan nila, ubos na ubos, oh. Yan, so malakas na sila kumain mga kalapatid. Tuloy-tuloy pa din yung ating pagbibigay ng can cure. Yan, tsaka yun nga, bahala ko silang iakyat na sa taas sa Friday. So, Tuesday ngayon, so dito lang muna sila hanggang Friday. Pupurgahin ko muna sila, taka paliliguan. Yan, sabay-sabay na ang paligo pag-akyat nila sa ating mga young birds. Yan. Kain na rin sila. Ayan, ito. Ayan, ito. Nagugutom na sila. Napapakain muna ako, guys. Saka ako kayo i-update. Mama, ito. Malaki na rin, oh. Gutom na rin to. Ito, malalaki na rin yung mga young birds natin. Ewan ko dito. Dalawa na rin. Ayan, pinisa na rin yung dalawa. Ayan, dito may itlog na rin. Ito, pinisa na yung dalawa. Ito, nagwawala na. Ito, puti yung nilabas, oh. Pure white. Ito anak ng bio pigeons natin. Anak ni Delbar tsaka ni Jansen. Tingnan natin guys, mukhang maganda yung kulay nila eh. Parang mana sa nanay eh. Parehas yata to. Ayun oh, parehas white feather oh. Ayan, talaga. Tingnan natin ha. Ayan guys. So sisingsingan natin 'to mamaya. Ayan, puro white feather oh. Ewan ko anong lalabas dito na ano. Wala pa siyang sing-sing mga kalapatid. So, commercial band lang naman natin nalagay dito. Kasi kompleto na tayo sa mga pang-entries. Pakayos dito sa mga paparapol natin. O kaya pang-gift bird natin sa mga pupunta sa opening. So, bio pigeon birds to mga kalapatid. Parehas bio pigeons to. Yan. So, kunin natin yung isa. Yung mas maliit. Yan. Pareho sila ng kulay guys, yan, pareho, white feather. Yan, wala pa rin yung sing-sing. So, mga healthy naman sila. May mga kinain na rin. Yan. So last clutch na to mga kalapatids, lahat ng pipisain ngayon. Huling anak na nila. Para at least mapahinga naman natin yung mga iwo natin. Okay guys, update ko kayo ulit mamaya. So Brother King Christian, ayan ang mga ibon mo. Nagdagdagan ko yung patukan nila. Para at least makakain sila ng mga ibon. Kain na. Ayan. Ito yung may kanker guys. Ayan, naka-recover na siya. Lakas na rin siya kumain. So, basta maagapan lang natin, tutukan lang natin yung mga ibon natin. Yan, ako malakain na siya. Kung hindi natin natanggal yung kanker na yun guys, hindi yan kakain kasi nakabara yun eh. Tsaka masakit yun sa lalamunan niya. Yan, tinan nyo ko siya ngayon, maliksi na sila. Yan. So, dyan lang muna sila guys. Para at least ma-observa natin sila. Pero sa ngayon pa lang, at the moment, talagang kitang-kita mo naman kumakain sila ng ano. Maganda.
Okay guys, so may update ko. Ito guys, si Bunso. Mabanat si Bunso. Nilagyan ko sila dyan ng patukam kasi may inakay sila eh. Tsaka iba yung pagkain ng Bunso. Breeder na pinapakain ko ay Bunso. Sa iba flyers. Ayan yung asawa niya, si Brown. So, meron nang bumili, gustong bumili kay sa anak nila Bunso kaya hindi na natin ito ibebenta. Hindi na ito kasali sa raffle. Taga sa amin, si Kagawad Iking. Sa kanya na lang daw yan. Binigay ko ng 1,000 yung dalawa. Kasi, tropa naman natin yan. Taga dito yun sa atin sa Area E. Taga Santa Maria. Kaya good luck sa'yo. Konsyal, Kagawad. Sana mapaga... ano mo yung ibon natin. Paparonta mo sila, wag mag-fly away. Papakainin ko lang yung muna yung mga nasa taas guys. Yung mga nasa taas guys, natin. Yung patuka ng ating mga pang north. Ayan, sakto na sa kanila yan. Tara, cut natin ha. Sila sa kanila. So, ito na sila guys. Ano? Ayan, nasa loob na sila lahat. Hindi ko sila pinalabas dito sa aviary. Ayan. Kasi kanina parang ano, gusto ko magawa. Kanina gusto ko magawa dito kasi meron naman akong pwede palang ikabit na plywood sa baba. Kaya kaso nabisi naman ako sa grocery, nag-ayos kami ng mga karton. Kaya yun, hindi ko na nagawa. Kaya yun, nandito sila sa loob lahat. Ayan. Ayan yung mga ibon natin. Papabibigyan ko sila ng patuka guys, wait lang. Ayan guys, binigyan ko sila ng patuka. Ayan. So iba yung setup natin ngayon ng pagbibigay ng patuka. Ayan. Pinaghati ko sila. Ayan, para makita ko talaga kung sino yung makikipaglaban. Hindi pa sila sanay sa mga lugar nila. Kasi yung iba taga dito sa kabila, yung iba naman taga dito sa kabila, kaya naghalo na. Tingnan natin guys kung sino yung mga magtatamlay-tamlay dyan. Kung may magtatamlay-tamlay, alam na natin gagawin dyan. Ayan, wala namang tumatamlay-tamlay guys. At naman sila nakikipaglaban. Ito yung mga unang ibon guys, ang kinis na. Hirap sila sa setup ngayon eh. Pero maubos din nila yan. Di pa tayo nakakagawa ng feeder talaga mga kalapatid sa no. So pag nag-oras ako, gagawa tayo ng feeder talaga nila. Para hindi sila nahihirapan kumain. Okay guys, so maya ulit update ko kayo. So mga kalapatid, labas na natin itong mga young birds na to. Isingsingan natin. Ito yung ating bio pigeon birds. So ito yung mga pwedeng pagpilian ano ng mga nanalo sa ating mga parapol. Yan. So sisingsingan ko lang to guys ng tawag dyan ng commercial ring. Tsaka bibigyan ko na lang din sila ng mga vitamins natin. Wait lang guys ha. So ito nga mga kalapatid, nabigyan na natin sila ng mga vitamins. Yan. Ito yung pwedeng piliin ng mga nanalo sa akin sa mga parapol, no? So, kasama to. So, ang line ito yung ating bio pigeons, yung ating Delbar Cross Jansen Barret bio pigeons. Pwedeng pilihan. Pwedeng pagpilihan to. Yung dalawang to. Yung nanalo sa akin kay Brother Kenneth, pwede rin to. Yung kay Brother Gio, pwede rin to. Tsaka yung nanalo sa parapol ko noong nakaraan. Yan, pwede nyo pagpilihan to mga kalapatids. Yan. Tara, singsingan natin sila. Ito guys, pili tayo ng mga singsing na pwede natin gamitin. Ito. So, ito yung summer ng Capcom. Pwede natin gamitin yan. So, meron tayong dalawa. Tapos, ito. UCFC North naman. Old ba na ito mga kalapatid? Kaya, pwede natin itong gamitin. Sa ating mga giveaway. So, i-record ko muna ito mga kalapatid. Saka natin kakapit sa kanila. Okay? Wait lang guys ha. So ito guys, na-record na natin, no? And so, ito. Yung Capcom Summer na rings natin dito sa Del Bar. Tapos yung old ba naman natin sa UCFC, dito naman sa Woodsenberg. Ito kasing pairing na to. Sa akin yung kay Brother ano, Ruel yung hen. So, bibigay ko na lang sa kanya pares yung dalawang ibon na yan. Kasi yung first clutch nito, isa lang. Tapos second clutch, dalawa. Na-ring ko na rin sa North.
So ito yung party naman niya. Kaya kadalawa ibibigay ko sa kanya. Ayan. Kaya off limits tayo rito sa ating parakol. Kasi kay Brother Rogel yan. Okay guys, sing-sing ko na. So okay na guys, na ito sing-sing na sila. So, yung ating Delbar Johnson. Yan, out for grabs to mga kalapatids. Yan, so swerte mga nanalo ng parapol natin. Yan, pwede nyo lang piliin yan. Ito namin kay Brother Rowell. Yan, may mga rings na rin yan. Okay. So tingnan natin guys kung meron pang, may nakita ko rito ng itlog. Ito kakaitlog lang. So kakainin na natin tong itlog na to. Hindi natin ito bubuhayin mga kalapatids kasi pahinga na sila. Stop na breeding natin. Ngayon, meron pa tayong sisingsingan. Ah, wala na. May mga sing-sing na. Kaya may mga bagong pisa doon. Serte natin. Ipakitong. So, ibabalik ko na to guys. Tapos ipansit na tayo. Wala na tayong sisingsingan. Maglilinis na lang ako ng loop. Tsaka gagawa tayo ng tatapusin ko yung mesa na yun. Na yung simsi. So, kulang na lang ng konti pa. Okay guys. Sumaya ulit. So, tara guys. Tuloy na natin yung ating table. Ayan to. Pero napansin ko rito, nakatambay niya naman si Garfield. Garfield! Ayan si Garfield. Garfield! Paborito niya matambayan yan eh. Garfield! Ming! Natulog-tulog. Mukhang busog na busog. Ayan si Garfield mga kalapatids. May update din siya sa atin. Ayan. Sana lagi lang siyang busog na niya nang kainin yung kalapati natin. So ito guys, konti na lang no. Ayan, sobrang... Ito na lang itong portion na to. Ayan, puputul-putuling ko itong mga kahoy na to. At para mailatag natin dito. So ito guys, hindi talaga siya pang tao, no. So ito kasama dun sa programa ni Mrs. na ano, parang garden. Ayun. So pero tayo naman guys eh magbubuo rin tayo ng hideout dun sa taas. Ayun, para at least pag may bumisita sa atin dito, pag punong-puno na 'to ng halaman, syempre wala na tayong pwesto rito. Dun tayo sa teritoryo natin. So tatanggalin ko yung kulungan na 'yon. Eventually no, in the near future lobin sana no. Pero habang wala pa naman tayo talagang ayun guys, nagma-migrate yung mga ibon din niyo. Makita niyo, nagma-migrate sila oh. Ayun, ang dami nila guys oh. Sabay-sabay nagbi-victory sila oh. Ayun, mga migratory birds guys oh. Ayun, layo na lang pinupuntahan niyan. Ayun, haba nila oh. So nung nasa Dubai ako, mga seagull yan nagma-migrate. Seagull. Alam na namin pag nagma-migrate na sila, sabihin tag-init na. Tapos pagpapunta naman sila sa amin, sabihin taglamig na. Yun ang palatandaan yan. Mabalik tayo dito guys, ano? Pagka nagkataon, dun ang ating kumbaga hideout. Dun sa kabilang side na to. Para at least habang naghihintay tayo sa ibon. So abangan nyo na lang guys, ano? Meron akong lalagay dyan na extension. Tapos sa baba nun, doon natin lalagay yung mga breeder cages natin. Lahat dito, makiklear natin to lahat eh. Wala dapat kalapati dyan. Parang ano lang yan, baka maglagay ako ng bilyaran sa loob nyan. Bilyaran, yun ang target ko dyan mga kalapati sa loob dito. Tapos eto, yung pintuan na yan, sasaraduhan namin ni Mrs. yan. Tapos dito kami magbubukas ng pintuan. Dyan sa may window na yan. So tama-tama may ilaw din dyan. Pero ito, baka sarado namin to ng, hindi naman full sarado. Kalahati, bato kalahati. Baka bintana para at least may pumapasok pa rin na hangin. Ayan. Tapos parang itong side na to pala kasi niya mag-alaga ng mga lovebirds. Kaya baka dito kami maglagay ng mga lovebirds, mga cage ng lovebirds. Tapos bala ko din mag pre-flight katulad ni Camille. So baka mag-acquire din kami ng mga ilang ibon na ano na baby na kami magkusubo para tame. Kumbaga madaling turuan. Yan yung mga plano pa lang naman na lobby ng Diyos ano. Pero at least makita nyo. Ito pa lang tayo guys, ginagawa ko pa lang tong to. Parang center table ni Mrs. To request niya to no, kasi kaysa sunugin ko lahat to. Yang ginawan ko siya ng mga tungtungan ng mga ano niya, ng mga pots niya. So nagsisimula pa lang siya mag-gardening mga kalapatids ano. Na-inspire kasi siya sa mga mommy. Na yun nga, habang may mga baby sila, yun, nag-tend sila ng mga garden nila. Ayan, may mga konting tanim dyan. Ayan. Ako naman, full support ako sa kanya. Since full support din siya sa akin, ano, so supportahan lang tayo mga kalapatid siya. Nung, ano, minsan nag-aaway, hindi maiwasan. Pero pagdating naman ng gabi, dapat bati na. May usapan yan, dapat pag alas 6, wala nang away yan. Alam nyo na yun. Kaya joke lang.
Basta ito guys, tapusin ko lang to. Mamaya pakita ko sa inyo finished product. Okay guys, mamaya ulit. So yun nga mga kalapatids, tapos na natin. Chamba-chamba lang yun mga kalapatids, ano? Yan. Pwede natin gamitin yan. Yan si Aljun nakatungtong na dyan, no? Say hi to the vlog, Aljun. Hi! Ay, nagkape-kape pa rin kami dyan kanina. So yan na guys, tapos na siya. Kompleto na. So pwede nang tungtungan. So kalapati. Mga halaman lang din ilalagay dyan mga kalapatids, ano? Yan, mga halaman lang. Pero mamaya sa try ko mag-vlog dyan. Kung matibay-tibay. Pwede naman di upuan ng tao yan. Pero habang yun nga, wala pang halaman. So tayo lang muna gagamit. Upo tayo rito guys. Yan si Aljun. Hello Aljun. Kasama ko si Aljun gumawa rito mga kalapatids. Nag-aabot ko siya ng battery. So naubusan tayo ng battery kanina. Ito. So napaka-helpful ni Aljun, ano? Yan, binigyan pa tayo ng mais. Meriyan din natin mais. So yan guys. So mamaya guys, ano, kasagutin natin yung tanong ni brother yung kanina nang nag-comment para daw sumali sa club at saka anong kaibahan ng club ring at saka ng commercial ring. Yan. So yun nga mga kalapatids, ano, pag-usapan natin yung tanong ni brother, ano, na paano ba sumali sa club. Si Aljun. So yun nga, mas simpleng-simple naman yung tanong ni brother, pero dahil siyempre, gusto natin siyang tulungan, no? Yan, si Aljun. Sagutin natin yung tanong niya, paano ba sumali sa club? Siyempre, simpleng-simple. Kung bago ka sa club ko, subscribe ka muna. Okay, joke lang. Siyempre, unang-una, teka lang Jong, sagutin natin yung tropa natin. Siyempre, unang-una, pag gusto mong sumali sa club, dapat nakapag-invest ka na o meron ka ng panimulang mga young birds o kaya breeders. So, kailangan makapag painakay ka na o kundi naman nakapagpaikot ka na ng mga kalapate. Okay, ngayon pag-usapan natin paano ba sumali sa club. So, kung nasa Dasmariñas ka, so, matutulungan kita personal, ano? Kasi ang club namin dito na pwede mong salian is una-una yung Cabcom, UCFC. Yan yung mga primary clubs na dito sa Dasmariñas, patok ang pages. Abot din kami sa Carmona Racing Region, bago lang yon. Saka dun sa APRX. Yan, mga bali apat na clubs din, mga kalapatids. Ano? So, marami tayong pwedeng pagpilian na salihan. So, kung nakapili ka na ng club na gusto mong salihan, ganito lang gawin mo. Alam ko, available naman sa Facebook yung mga contact number ng mga coordinator. So, kaya mag-post ka sa Facebook o sa mga kalapati groups na magpatulong ka kung sino ba coordinator sa lugar nyo o kung saan may post mo. Yan. Tutulungan ka ng mga kalapatids natin dyan. So, pagkatapos mo ma-PM yung coordinator, yan. So, magpa-schedule ka ng susukatan ka ng loft. So, yung pagsusukat ng loft, siyempre, alam ko, may kaakibat na halaga yan, ano, na kabayaran. So, yun yung pinaka-membership. At, yun, mag-provide ka lang ng mga information tulad ng pangalan, address, cellphone number, tsaka yung ano nyo, yung pinaka-loft name. Yan. Provide ka lang ng mga details na yan. At pag sinukatan ka, nag-schedule ka ng sukatan, ayun, nabibigay mo na sa nila sa papel. Okay, bibigyan ka ng form, pipila ka mo lang yung form. At pagkatapos nun, no, mare-register ka na sa kanilang club. And then, bibigyan ka nila ng ID number. Yan si Aljun. Bibigyan ka nila ng ID number, which means na, ano ka na, member ka na nila. So, yung ID number na yon i-re-register mo yung sa MABSI. Kung saan man sila kung saan mang clocking system sila kasali. Baga, sa MABSI o kaya sa, ano ba iba? May mga iba pa eh, pero sa amin dito sa DASMA, so MABSI ang ginagamit na. Siyempre, pagkatapos ng sukatan, okay na. Meron ka ng ID number at meron ka ng registry. Naka-register ka na sa MABSI. O kaya kung saan man, ano ka. So, pag dumating na yung race, yan, kunyari, sprint race muna, yan, pinakamalapit na karera, pwede ka nang makasali sa mga ganun. So, old bird. So, may kalapati ka na, meron ka ng Roboronda, pwede na may training. Pag umabot niya ng sprint race, pwede mo na isali. Okay, tapos, pagkatapos naman ng next season, pwede ka na kumuha ng young bird ring. Yan, papasok naman tayo sa young bird ring. Ano naman ang pagkakaiba ng young bird ring at saka sa commercial ring?
So, yung commercial ring, mga kalapatis, yan yung nabibili natin na tigto 25 pesos, 20 pesos, 15 pesos. So, ang mga pangalan niyan is usually NFS, Phil, mga Taiwan, mga ganyan, mga Belge, mga ano, basta marami yan, guys, ano. So, ang kaibahan lang niyan, yun nga, yung mga nabanggit kong pangalan, hindi siya affiliated sa club. Like, for example, club namin, UCFC. So, UCFC, may sarili siyang ring. So, yun yung pinaka-club ring. So, yung commercial ring, yun naman yung mga hindi siya affiliated sa club. Pero, pwedeng ilaro. Pwedeng ilaban as old bird category. Doon siya kapasok. So, yung mga sinasabi naman na club ring pero old bird category, ibig sabihin, yung ring na gamit niya, hindi ka-series nung taon na yun. Kunyari, 2019 summer, eh dapat 2020 summer na ang ginagamit. So, papasok siya sa old bird category. So, simpleng-simple lang naman yung mga kalapatids, ano? Basta, pag member ka na sa club, marami mag-guide sa'yo, maraming kalapatids na magtuturo sa'yo kung ano yung mga dapat gawin. So, ang sisingsing mo lang, mga usually naman yung pag-breed natin, depende yun sa laban natin sa race. Kunyari, summer, breed tayo. So, nakalaan yung breed natin para sa mga summer ring. Yun ang i-avail natin sa mga coordinator natin. So, hindi tayo mauliligaw doon, mga kalapatids. Simpleng-simple lang yun. Okay na, tapos, siyempre, pagbago ka lang, puro old bird pa lang yung lalaban mo. Kasi siyempre, wala ka pang young bird ring, kakasali mo lang, kakasukat lang sa'yo. Oh. Ait na old bird yung mga ibon mo, yan, may kanya-kanyang kategory yan. Kategory. Pwede ka pa rin magkaroon ng trophy at manalo sa karera. Yan. So, sana nasagot ko yung tanong mo, brother. Anong pangalan niya? Eh, nakalimutan ko. Basta kanina lang to nag-message eh. Yan. Commercial ring. So, yung mga commercial ring, may mga PHA din yan, ano? Pero, siyempre, hindi naman, ano yon, legit na PHA, no? So, maraming PHA na maraming ring ang PHA na pwede natin gamitin. So, yung legit na PHA, alam ko naglalabas din sila niyan, pero old bird category na yan, hindi mo na makukuha ng young bird. So, yung makukuha mo, puro mga commercial ring na PHA na lang yan. Tsaka Phil, tsaka yung Taiwan, Belge, yan yung mga NFS, yung mga AU, meron yan. Tsaka, basta marami pang iba. Yun lang kaibahan yan, mga kalapatids. Okay, guys. Salamat sa Diyos. Sana nakatulong yung konting naibahagi ko sa'yo, brother, sa mga newbie nating kalapatids na gustong sumali sa race at gusto magpasukat, gusto magpa-member at saka malaman nila yung kaibahan ng commercial at ng young bird or club ring. Salamat sa Diyos, mga kalapatids. Abangan yung shoutout moments natin. Medyo naging busy ang tropa nyo. Yan. At siyempre, ingatan nawa tayo ng Panginoon at stay home, stay safe, mga kalapatids. Subscribe na! Hello! Hello! Shoutout time na naman. So, let's go! Puntaan natin yung mga tropa natin na dito nagpapa-shoutout. So, tapon yata, hindi yata ako nakapag-shoutout video eh. So, talaga, puntaan natin itong mga to. Ito. Si brother, cutest baby vlog. Yan, shoutout sa brother. Yan. At si Michael Raga. I'm from Camarin, Caloocan. Poloy Love TV. Yan, shoutout din sa'yo. At kay Rurik Villanos. Yan. Shoutout din kay brother Don Pulubilop. At kay Baranal Premelin Villacorte. Yan. From Las Piñas, Villacorte family. Shoutout sa'yo dyan. Antonio Lovel Novela. Shoutout din sa'yo. At kay Harvey Deuna. Yan, shoutout sa'yo. Jasmine, shoutout din. At kay brother Sandy Pineda. Evanson Abinal, yan, shoutout sa'yo, Crossing TV. Yan, supporta natin yung mga tropa natin dyan sa United Kalapati Vloggers. UKB, sila, ano, Lock Below, nandyan sila. Yan, Crossing TV, shoutout sa'yo, supportang tunay para kay Crossing TV. Jaime Isuga Jr., yan, shoutout sa'yo, Andre Slop. Yan, shoutout din kay Javier Mapagdalita. Yan, shoutout sa'yo, brother. At kay Jay Sarmiento, 420 Lop ng Maria Gizon Tondo. Maher, Maher Abangon Lop, yan, shoutout sa'yo. At kay Junel Nierbes. Amigo Aljon, yan, shoutout sa'yo, brother. At kay High Flyer TV, yan, support ang tunay para sa'yo. Subscribe din yung channel ni brother, High Flyer TV. Byron Gaming, yan, shoutout sa'yo, brother. Supportan natin yung channel niya kung meron man siyang channel. At kay Albert Florentino, yan. Marlex Pigeon Lop TV, yan, shoutout sa'yo. Support ang tunay para kay Marlex Pigeon Lop TV. And Jaywell Love TV, shoutout din sa'yo. At kay Ayakbli Love TV. Ayakbli. JM Balansay Manantan, shoutout sa'yo.
Yan. Ito yung mga tropa natin nagpapashoutout sa ating recent video. Yung ating Paloma Pigeons from Bio Pigeons, mga kapatid. Okay? Hanggang dito na lang ating shoutout moments. Don't forget to subscribe kung bago ka. Siyempre, don't forget to hit the like and share. At siyempre, comment your name and your location para sa ating mga susunod na mga pa-shoutout. Salamat sa Diyos and to God be the glory. Ingatan naman tayong palagi ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos, mga friends. Bye-bye you! We'll be right back.